business. Grabe talaga, sinisikmura ako sa ano, kakakain. Kakain at kakakape. Kape, kasunod. Pakwan, tinapay, Diyos ko Lord. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. So, nakahabol pa ho tayo. Pasensya na ho kayo kasi kanina po ay may gumagawa kasi rito sa kama ng anak ko. So, kaya akala ko hindi makahabol. Ayun, natapos na. Kaya ayan, nakahabol po tayo. Kaya nandito po tayo, nakapag-live po tayo. Kahit late na tayo ng almost 40 minutes. Kaya pasensya na ho kayong lahat. So, ayan. Good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon ng Linggo sa ating lahat. Kumusta po ang inyong mga araw? Hello po kay Sir Bobot Baltasar. Hello po sa inyo, Sir Bobot. Good afternoon po sa inyo, Sir Bobot Baltasar. So ngayon guys, hello po kay Ma'am Queen Rahaa Codera. Good afternoon po, Ma'am Queen. So ayan, 4:12 na. God bless din po sa inyo, Sir Bobot. Maraming salamat po. So ngayon nga guys, dahil ilang araw na lang, mabibilang na lang sa ating mga daliri, hindi pa pala, ilang araw na lang at magpapalit na ng taon, ngayon po, marami po tayong mga pamamaraan ang pwedeng nating gawin sa pagsalubong ng bagong taon. Isa na nga po dito ngayon ang ating ibabahagi sa inyo. Hello po kay Ma'am MG Abotnak. Good afternoon. Kay Ma'am Maria B. Good afternoon po. Na-late nga po ako, Ma'am. Pasensya na kasi may gumawa kasi dito sa bahay. May gumawa sa kama ng anak ko. Kay Ma'am Elita Abilar Sambitan. Kay Ma'am Lovina Masalon. God bless din po. Merry Christmas din po sa inyo, Sir Bobot. Kay Ma'am Janet Lazaga Barruiz. Kay Ma'am Ellen Adriano. Kay Ma'am Joanna Jane Kindor Perez at kay Ma'am Lovena. Merry Christmas din po sa inyo, Ma'am. Kay Ma'am Narivi Arimbuyatan, kay Sir Bobot, Kay Ma'am Bobot, sorry po Ma'am Bobot, kay Ma'am Bobot Baltasar at kay Ma'am Maria Vic. Merry Christmas po sa inyo, Ma'am Maria Vic. So ayan guys, so ngayon po ang ating mga ibinabahagi ngayon, itong mga ating ibinabahaging gabay, muli tayo po ay magpapaalala po lamang na ito po ay gabay po lamang. So sa mga gusto pong gumawa nito, lalong-lalo na pagsapit ng pagsalubong natin ng bagong taon, ay pwedeng-pwede po natin itong gawin. Ngunit yung mga hindi naman po naniwala, pwedeng-pwede namang hindi ninyo ito gagawin. Kaya lang po sa mga naniniwala, pagbigyan nyo po kami, hayaan nyo po kami dahil yun po ang aming paniniwala. May kanya-kanya po tayong paniniwala sa buhay na dapat po nating respetuhin. So ayan, lahat po tayo ay may kanya-kanyang paniniwala. So pinapaniwalaan namin ang inyong paniniwala. Nirerespeto namin ang inyong paniniwala at irespeto nyo din po ang aming paniniwala. Ayan. Hello po kay Ma'am Elisa Peren, kay Ma'am Ami Ilagan Kapili, kay Ma'am sana tayo. Kay Ma'am Luz Biminda Comia Jonela, kay Ma'am Lisa Ramos, kay Ma'am Mark Joseph Tandoy dyan po sa Antiki, kay Ma'am Ami Iliga, Ilagan Kapili, at kay Ma'am Ulatoy Mendez Janet, at kay Ma'am Tess Cuenca, ganun din kay Ma'am Anju Alanya dyan po sa Tabuk, Saudi Arabia. Hello po kay Ma'am Sonia Tolido dyan po sa Silang, Cavite, at kay Ma'am Early Tumanda Inghog. Ganon din po kay Ma'am Hawks DC Trasfiero. Good afternoon po sa inyo, Ma'am. At kay Ma'am Marisa Sheila Jokino Zacarias. Good afternoon po sa inyo. So ngayon guys, hello po kay Ma'am Belle Dison at kay Ma'am Otelia Pineda. Ganon din kay Ma'am Leda Jane Atipolo at kay Ma'am Valin Nosal. Merry Christmas din po sa inyo. Advance Merry Christmas po sa inyo, Ma'am Valin Nosal. Hello po kay Ma'am Gina Narvasa dyan po sa Pangasinan. So ayan guys, dahil late na late na tayo, ito na ping umpisahan, ito na po atin na pong umpisahan. Ano ba itong pwede nating isabit? So pwede nating isabit or ating iperdible ito sa ating mga damit pagsalubong natin ng bagong taon. Ano-ano ba ang mga ito?
So bago po magpalit ng taon, so bago natin dumating yung alas 12 ng ating gabi, dapat po itong bagay na ito ay ating naiperdibli sa ating mga damit or kaya naman pwede rin sa inyong mga bulsa. So pwede rin, pero mas mainam na iperdibli ninyo ito kahit hindi sa labas, kahit sa panloob na kasuotan po ninyo ay pwedeng-pwede po. Halimbawa, dito nyo iperdibli diyan sa inyong mga ganyan or dito naman sa ibaba, pwedeng-pwede po. So, may kailangan po tayo dito. Ano po ba ang kailangan natin dito? Kailangan po natin ng 3 pirasong barya. So, ayan. Kung kayo po ay may tigli limang piso kasi yung tigli limang piso ay kulay gold, ay mas mainam. Ngunit kung wala pong 5 piso na kulay gold, ay pwede naman po ang silver. Pwede rin po ang silver, pwede rin po ang piso. Ngunit kung kayo po ay may tigli 5 piso na gold, ay napakainam pong gamitin nun. So ayan, 3 piso, 3 barya na gold or silver. Pero bago po gamitin, muli, hugasan muna ito ng suka na may asin. So ayan, 3 piraso po nito. 1 pirasong bawang, pero dapat ang ating bawang ay binalatan. So ayan, dapat po ang ating bawang ay binalatan. Ayan, babalatan natin ito. So ayan guys, 1 pirasong binalatan ng bawang. So ayan, 1 piraso. At 3 pirasong dahon ng laurel. So ayan, 3 piraso nito. Yan. Alam naman natin na ang laurel ay kilalang blockbuster. Talagang kilala na ginagamit sa pampaswerte. Kaya 3 piraso po ang ating kailangan nito. At tingnan nyo guys ang aking sili. Wala po akong ibang makitang sili dito kundi ganito kaliit. Ito po yung siling labuyo. So, kailangan po natin dito ng 1 siling labuyo na kulay red. Huwag pong gumamit ng kulay, yung ano, kulay green pa, kundi kulay red. At kailangan natin ng 1 kurot na asin. Siyempre, nandyan na lahat ang ating kailangan. Kailangan din natin ng pouch na pula. Ngayon po, pag wala naman kayong pouch na pula, ay pwedeng-pwede po ang telang pula. So, ang telang pula ay pwedeng-pwede po natin gamitin kung wala po kayong pouch na kulay pula. Ngayon, ano po ang gagawin natin? So, bago po mag-alas 12, gagawin po natin or pwede nyo na po itong gawin sa umaga ng December 31. So, ayan, Friday po yon. So, kaya napakainam po kung magagawa ninyo ito. Ngayong December 31 ng umaga pa lamang, maganda po itong gawin. So, unang-una po natin gagawin, halimbawa nagawa nito ng maumaga, nandyan na lahat ang ating mga kailangan. Siyempre, tayo po ay mag-alay ng panalangin. So, bago po natin mag-start, bago po magpalit ng taon, ay itapon na natin yung mga kamalasan, yung mga negatibo manang nangyayari sa atin noong 2020-21. So halimbawa, ngayon Friday, December 31, ngayon Friday, manalangin ka, mag-alay ka ng panalangin, and then umpisahan mo lahat ng mga kabiguan, lahat ng hindi magagandang nangyayari sa taong ito, lahat ng mga kamalasan ay akin nang itinatapon, akin nang tuluyang pinapakawalan, at handa na akong tanggapin ang pagdating ng 2022 na may bagong pag-asa at clinic. Claim ko na ang taong ito ay magiging maswerte ako sa pananalapi, magiging maswerte ako sa negosyo, sa career, magiging maswerte ang aking buhay at ang aking pamilya. So ganyan, ikiklaim ninyo lahat ng mga negativity, lahat ng mga hindi magagandang nangyari sa inyo. Nang taong ito ng 2021 ay itapon na ninyo yan at ihanda ang sarili para sa pagtanggap parang mga biyaya ng mga maraming blessings na paparating sa atin sa taong 2022. Ngayon, ang una mo pong ilagay dito, ay ang ating barya. So ilalagay mo dito isa-isa ang ating barya. Yan, 1, 2, 3. Sunod mong ilagay ang ating 1 pirasong bawang. Ilalagay mo dyan ang ating 1 pirasong bawang. At ang ating sili, 1 sili, ilalagay natin yan. At ang dahon ng laurel. So bago mo ilagay ang dahon ng laurel, 3 piraso po yan ha.
Bago mo ilagay ang dahon ng laurel, ay hawakan mo muna ito sa iyong mga kamay. So pag hawak mo ito sa iyong mga kamay, ay humiling ka. Muli guys, lagi nating pinapaalala, sa paghiling, hindi po tayo magmamadali. Sa paghiling po, muli nating laging sinasabi natin ito, kailangan kapag tayo ay humiling, ay may puso. Dapat mula sa puso at malinaw ang ating pagbigkas ng ating mga kahilingan sa mga nais natin, sa mga nais nating makamit, at wag na wag natin itong gamitan ng salitang sana. Okay? Lalo na kapag tayo ay gumagamit ng dahon ng laurel, wag na wag po tayong gumamit na salitang sana. Bakit? Kasi kapag ginamitan po natin ang salitang sana ay parang 50-50, parang ang kulang tayo sa paniniwala sa ating mga ginagawa. Kaya kapag tayo ay humiling na ginagamitan natin ang dahon ng laurel, ay direct to the point po tayo. Halimbawa, ako ay siswertihin sa pananalapi sa taong 2022. Ang aking pamilya ay lalo pang magiging magkakaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Mapupuno ng pagmamahalan, ang aking negosyo ay lalago. Lahat ng inyong mga kahilingan ay hihilingin ninyo nang hindi ginagamitan ng salitang sana. Pagkatapos po niyan ay itupi mo ito. So ayan, nandito na lahat ang ating mga gagamitin. Ilagay mo dito ang ating dahon ng laurel. Pagkatapos po niyan ay saka mo yan isarado. So kapag kayo naman po ay gumamit ng tela, kapag kayo po ay gumamit ng telang pula, tiyakin po ninyo na matatahin ninyo ito ang bawat paligid at wala pong malalaglag sa mga sangkap na ating ginagamit. Dapat po ay walang matatapon na sangkap. Ang pera, ito po ang sumisimbolo ng kasaganahan, at ang ating bawang, ito po ay mga nagtatapon ng mga negatibong enerhiya o mga negativity. Ganon din po ang sili, mainam na pangharang ng mga kamalasan at malakas maghatak ng kaswertihan. So pagkatapos po nito, ano po ang gagawin natin dito? Kapag nagawa ninyo ito sa Friday ng umaga, i-energize ninyo ito sa araw. So ibibilad po ninyo ito kahit 5 minutes to 15 minutes. Yan, ibibilad natin ito sa sinag ng araw ng 5 to 15 minutes. Huwag pong hayaang abutan ito ng takip silim kasi negatibo na po yun. Pagkatapos, bago po sumapit ang bagong taon, so ipapasok nyo po muna ito sa inyong bahay after nyo po mapasinagan, itabi sa lugar na hindi mapaglaruan. So itabi ninyo ito. Bago po sumapit ang New Year, tiyakin na nailagay na ninyo ito or naisabit. So halimbawa, pwede mo itong isabit dito or sa ilalim ng inyong damit habang sinasalubong mo ang bagong taon. So ito ay maghahatid sa atin ng swerte. Muli, hindi po natin sinasabi dahil nandito na, nandiyan na may pampaswerte na tayo, hindi na tayo kikilos. Siyempre, muli natin sinasabi, lahat ng pampaswerte ay ating sasamahan ng sikap at panalangin. Yun po ang lagi nating paalala. Ang pampaswerte ay gabay na laging sinisamahan ng sikap at panalangin. So pagkatapos po ng New Year, pagkatapos nyo pong New Year, halimbawa matutulog na kayo, hayaan mo ito doon sa inyong damit hanggang sa umaga. Kapag tatanggalin na ito sa umaga, saan naman natin ito ilalagay? So, ito po ay maaari natin itong ilagay sa ating mga wallet. Halimbawa, kayo sa inyong mga bag or sa inyong mga wallet ay pwedeng-pwede ninyo itong ilagay. Doon po sa inyong mga bag or sa inyong mga wallet, or kaya naman ay pwede ninyo itong isabit or ilagay sa inyong mga altar o kaya sa inyong mga center table, at hahayaan po lamang ninyo ito doon. Hahayaan po ninyo ito doon, huwag niyong tanggalin hanggang sa matapos ang buong buwan ng January. So ayan, ang buong buwan ng January, bago po ninyo tanggalin ito doon. Ang January po ay may 31, so February 1 ay pwedeng-pwede na po natin itong tanggalin sa inyong pinaglalagyan. Ayan po. So ito, napakasimpleng gabay po lamang neto. Ngunit muli nga, ang ating laging sinasabi, nasa sa atin pa rin po yun, o nasa kung kayo lang naman po ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. So kung kayo ay naniniwala na
sa bawat palihi ng bagong taon, sa pagsalubong natin ng bagong taon, ay isa po ito sa napakainam nating gagawin. Ngunit kung kayo naman ay hindi naniniwala, ay wag na lamang po ninyong gawin ito. So wala naman po. Muli nga, sabi ko nga, lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala na dapat nating irespeto. Yes, ma'am, pwede naman po yung ampaw. Pero ma'am, tiyakin po na walang malalaglag sa atin. Yung ampaw na red ay pwede po natin gamitin yon. Ngunit tiyakin po ninyo na wala pong malalaglag sa ating mga inilalagay dito po sa loob. Para po kay Ma'am Melinda, sa mga hindi po guys nakaabot ang ating Fung Live ngayon, ay atin po itong ipopost para pwede po ninyong mapanood ang replay ng ating live ngayong hapon na ito. So wala hong problema dahil pwede po natin itong ipopost po natin ito ulit. So paari mapanood pa rin po natin ito. So ayan, para po kay Ma'am Melinda Sigalayan. So ayan lamang po guys, pasensya na kayo at na-late po tayo ngayon. Thank you so much po sa inyong lahat. At have a blessed Sunday po sa ating lahat. Thank you so much guys. Bye-bye.